Okay, hello guys, we're back. So, turo natin kung paano gamitin download yung OBS. Yung mga simple routine sa paggamit ng OBS lang. So, first, open your browser. And then, go to Google. Tapos, type natin sa search bar, OBS. So, yung OBS, itong Open Broadcaster Software. And then, click natin yung download. Tapos, lilitaw dito yung OBS Studio. So, dapat alam nyo kung ano operating system nyo. So, sa akin, ang ginagamit ko is Windows. Yung iba, kung MacBook, ito yung click natin. Yung iba naman kung Linux. So, after that, click natin yung download installer. And then, pagka-download natin, so we just need to finish the downloading. Tapos, click natin yung OK. And then, i-install na natin sa computers natin. Once na ma-install natin sa computers natin yung OBS, ito na po yung itsura niya. So, in my case, mag-a-appear yung OBS natin na ganito. Hindi ko kailangan muna na tanggalin to, guys. Itong ano, yung source. Ito, itong source. Dahil i-display capture niya. So, ito yung explain ko paano ba yung sa source natin ma-display capture or may open yung screen na dapat i-record. So, lahat ng PowerPoint presentations na pwede natin gawin or ginagawa natin in terms of teaching, in terms of other things, pwedeng ma-record ni OBS. Ngayon, meron tayong tinatawag na menu bars. Nandito yan. Ang mahalaga dito yung file. So, it shows recording and then exit, remix, recording settings. Ang importante dito is yung setting. Dadating tayo sa, ano, sa how to set up properly your OBS para maganda yung quality or sound recording, pati yung registro ng boses natin, pati yung recording quality mismo ng video itself. Okay. Dito sa source, maraming source na pwedeng ipasok dito sa screen natin. Ito yung screen kung saan pag display capture ang tinatawag dyan. So, lahat kung ano naka-display, yun yung ika-capture niya, ibig sabihin, screen record niya. Simultaneously, tsaka smooth. Paano magiging smooth doon sa ibang video ko, you just need to check out kung ano yung mga setting na requirement para maging smooth yung recording ng video natin pag gumagawa tayo ng content. So, zoom in ko lang uli. Okay? Click natin yung plus for the add, tapos yung minus naman, i-remove natin kung ano yung source. So, dito naman, meron yung parang mata. Ang tawag dyan yung view, tsaka unview button. Tapos meron naman dito yung padlock para ilock natin, hindi magalaw yung mismong item or source kung saan siya yung mga parang variable objects na or objects itself para sa recording natin sa video. Okay, so click natin yung add kung gusto natin mag-add ng mga necessary objects na pwede nating ilagay dun sa OBS natin na screen. Or kapag in-upload na natin sa YouTube yung video natin, yung content natin, merong mga kagaya ng images, o kaya branding, o kaya logo. So, select natin yung image. So, click natin yung OK. Click natin yung browse. Tapos, mag-select tayo ng image. Okay? So, sa case natin, for example, ito. Itong image na to, sa-select ko yung brand namin, no? Tapos, ayan. Every time na ipi-play yung video, nandito yung brand or image nasa ibabaw kasi nasa tuktok siya. Pero pag nag-add ka ng isa pang image or kahit multiple image pa yan, magkakaroon ka na ng tinatawag ng layering. Yung ano ba yung layering? So, click lang natin for example, no? Plus. Tapos, another image. Image number 2. Click natin OK. Punta tayo ng browse. Select tayo ng image. For example, ito naman. And then, click natin OK. So, nasa na siya? Ito siya. Nasa ibabaw. So, ito yung mapapansin natin. No? Si image number 2, nasa ibabaw siya. Tapos, si image number 1 or image itself, nasa ilalim. Paano natin ngayon ipapailalim si image number 2? So, ganito lang kadali. Punta tayo sa source, click natin yung image number 2, left click natin. And then right click natin yung select yung order and then
select natin yung move down. So makikita natin yung order niya bumaba. So nasa ilalim na siya ng image number 1. So display, si display capture automatically ito yung portion or pinakabuong screen kinakapture niya. Pero if you want to minimize yung portion ng screen tapos yung ibang section ng ano nyo, ng screen nyo is for the sake of branding, for the sake of nandun yung nagsasalita or mismo object or yung host nyo, nandun yung ibang video or naka-webcam or nandun yung logo, sponsors, yun yung i-manage nyo sa layers ng under resources. So far, dito naman on the right side natin, meron nakalagay live. Kasi sa OBS, pwede tayo mag-live stream connecting to the FB Live, YouTube Live, at iba pa. Tapos, ito yung recording ano natin? Recording time. So, nagre-run na tayo for about 6 minutes. CPU consumption under 60 FPS. So, ilan ba yung FPS na kadalasan na ideal para mag-smooth yung video? Basically, 60. Kasi pag mga 120 FPS, kaya 125, 135, etc. Pumapalo na yun, mabibigat na, na MB. So, minsan gigabyte na yun talagang pinamababa. So, tayo, dun tayo sa basic, pero yet quality. Ngayon, kapag nag-record tayo ng video, tapos, like for example, smooth PowerPoint presentation, paano nagiging smooth yung presentation, maraming nagtatanong. Before yung OBS, hindi kayang gawin yun. So, dito, like for example, sa atin, i-slideshow ko lang. Okay, so nakita nyo, may PowerPoint presentation automatic pero smooth siya. Ngayon, i-check natin ngayon yung quality later. If yung video is smooth din ba yung pagkakagawa or yung pagkakarender dun sa PowerPoint presentation nung plinay ko. So, if you find this video helpful, subscribe lang kayo sa channel namin tapos tuturuan pa namin kayo maraming technical tips or tricks and all about education syempre. So yun lang, maraming salamat, stay tuned and God bless po. Thank you for listening guys. If you find this video helpful, don't forget to subscribe, follow us on Facebook, and for more inquiries, send it to centroeducado@gmail.com.